Hey, what's up sa inyo mga idol? So ang ating pag-uusapan ngayon ay patungkol nga sa isa nating kababayang boksingero na kung lumaban nga daw ay kasing tulad ng estilo ni undefeated Floyd Money Mayweather Jr. Tara mga idol at atin siyang kilalanin. Pero bago tayo tumuloy mga idol, sa mga bago pa lang sa ating channel ay please don't forget to subscribe at hit mo na rin yung bell icon mga idol. Nakahanay na nga sa listahan ng mga undefeated boxers of all time si Mayweather Jr. na may kartadang 15-0 at nakapag-uwi nga rin ito mga idol ng iba't ibang prestigyosong awards. Ang marahil naging susi nga ng kanyang nabot sa boxing career nito ay ang kanyang unique boxing style. Isa na dyan ang kanyang signature defense technique na tinawag nga na shoulder roll. Kaya naman ay hindi malabong meron at meron nga mga idol na gumaya sa kakaibang estilo nito. Kaya na lamang ng isa nating Pinoy boxers na si Mark Anthony Barriga. Nililinaw ko mga idol na isa lamang paghambing ng dalawa ang ating gagawin at hindi literal na ginagaya ni Barriga si Mayweather Jr. ang nais kong iparating. Bagkus ay nagamit lamang natin ang salitang ginagaya dahil mas nauna na nga po sa henerasyon ng boxing si Mayweather Jr. So si Mark Anthony Barriga ay isang Davaoeño na lumaki sa Panabo, Davao del Norte. Napagkaitan nga ito ng katangkadan na may height lamang na 5'2", kaya't binansagan nitong The Baby Boy. Sa murang edad nga nito na 10 taong gulang lamang ay kinagiliwan na nga nito ang sports na boxing. Nagumpisa ang boxing amateur career nito sa taong 2011 mga idol nang mapabilang nga ito sa 2011 World Amateur Boxing Championships at agad manalo nang matalo nito ang isang Romanian na si Stefan Castellarov. Na-represent ni Barriga ang ating bansa sa 2012 Summer Olympic Men's Light Flyweight at sa kasamaang palad ay hindi nga nakasungkit dyan ng medalya nang agad nga itong matalo sa round 16 pa lang ng bracket frame. Sa kabila ng kabiguan niya rito ay hindi naging hadlang iyon para muling i-represent ang ating bansa sa Southeast Asian Games ng sumunod na taon na kung saan nakapag-uwi pa nga ito ng gold medal sa 49 kg category mga idol. Nagtuloy-tuloy nga ang karera ni Barriga hanggang sa pinasok na nga nito ang pagiging isang professional boxer sa taong 2016 na kung saan nakalaban nito si Melvin Mananquil na isa ring Pinoy at nagwagi nga ito. Nagsunod-sunod nga ang panalo nito mga idol hanggang sa taong 2018 ay nakalasap nga ito ng isang close fight loss nang lumaban ito sa pinakauna nitong world title fight at matalo siya ng isang undefeated rin na Mexicanong si Carlos Licona via split decision. At sa katunayan mga idol, yan nga po ang pinakahuling tungtong niya sa boxing ring hanggang sa ngayon. Ngayon mga idol ay panoorin na natin ang ilang mga laban ni Barriga at para makilatis natin ang mga estilo nga na kagaya ng estilo ni Mayweather. Nang makalaban ni Barriga ang Colombian fighter na si Gabriel Mendoza para sa titulong IBF Minimum Weight World Title Eliminator ay dito na nga mas lalo pang nakakalata na halos Mayweather stilo na ang mga galawan ni Barriga. Sa depensa nga nito, nakopyang-kopya na nga ang shoulder roll ni Mayweather. At may timing ability nga ito na halos kalkulado ang pag-iwas nito sa paparating na suntok
na isang ngaring abilidad ni Mayweather. Ito naman ang mga simpleng galawang ginawa ni Barriga na halos parehong pareho kay Mayweather, mga idol. Nagwagi nga dito si Barriga, mga idol, sa isang unanimous decision. Itong sulod na highlights naman natin, mga idol, ay nang labanan ni Barriga ang Thailander fighter na si Witawas Basapin para sa WBO International Minimum Weight title. Dito nga sa laban na ito ay napansin na nga na nakakarami na may hawig nga ito sa estilo ni Mayweather. Na pagdating pa lang nga sa boxing posture nito ay posturang Mayweather na. Kaya naman binansagan na siyang Lil Mayweather o sa madaling salita ay Little Mayweather. Narito ang ibang highlights, mga idol, at panoorin natin. Hola,
Kuya Kuya, very good na Barriga. So sa aking pagkakaalam mga idol ay hawak pa rin nga siya ni Manny Pacquiao o ng MP Promotions na sa kabila ng halos 2 taong hindi pagpaparamdam nga nito. Sa ngayon ay nananatiling 9-1 ang kartada nito magmula pa nang matalo ito noong 2018 at wala pang napapabalita kung kailan nga ba ito sasabak muli. Ayun, so dyan na nga po tayo magtatapos mga idol. Thank you for watching and God bless.